Yes guys, nakapag-drop off na po tayo dyan sa Maui. At tayo ay palabas na po. Papunta na tayong Sinangag Express. So, ito na po tayo pumunta sa Sinangag Express. Double booking tayo dun guys. Ayun. Eto na, eto na ang ating, yes guys, kagaya ng sinasabi po natin, ano, na mahalaga po na mayroon tayong Pasko sa ating buhay. Ano po, napakahalaga nun. Pero hindi po yun yung date lang na December 25 or yung seasonal. Dapat ang Pasko po sa atin ay araw-araw. Kasi ang dapat nating ipagdiwang hindi yung kung kapanganakan man talaga yung 25, ano. Pero wala pong ganun kasi na December 25 eh. Pero ang dapat nating maintindihan, ang mahalaga yung ipinanganak. At yung ipinanganak po na yon, yun po ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang ibig sabihin, yun ang ating kapayapaan. Dapat manatili sa atin ang kapayapaan, hindi lang isang araw, hindi lang dalawang araw, hindi lang tatlong araw, hindi lang seasonal, kundi dapat araw-araw sa ating buhay. Ayan, yan po ang tunay na diwa ng Pasko, na meron kang kapayapaan, meron kang pag-ibig sa kapwa. Kasi pag may pag-ibig ka sa kapwa, eh hindi ka gagawa ng masama sa kapwa. Hindi mo nanakawan, ano? Hindi mo aawain kasi meron kang pag-ibig. At ikaw, payapa ka. Yun ang tunay na diwa ng Pasko. Na dapat, naghahari yun sa ating puso. Araw-araw sa ating buhay. Kaya nga mayroong kanta na, ano, na kung, anong abang kanta yun? Kung maghari ang pag-ibig, eh araw-araw magiging Paskong lagi. Totoo po yun. Kung maghahari ang pag-ibig sa atin, maghahari ang kapayapaan, ang Kristo, eh yun ang tunay na diwa ng Pasko, araw-araw. Kaya may naalala po ako dun sa isang verse sa Biblia, sa 3:15 ng Kolosas. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. So yun ang importante, na pagharian tayo ng kapayapaan ni Kristo. So pag meron tayong kapayapaan, araw-araw meron tayong Pasko, araw-araw. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kapayapaan at pag-iibigan sa isa't isa. So hindi po date, ano po, hindi po naka-specific sa araw lang na ganito, December 25, hindi. Ang tunay na Pasko, tunay na diwa ng Pasko ay yung tayo pinaghaharian ng kapayapaan ni Kristo, meron tayong pag-ibig, ano po, kapag merong kapwa na kailangan pakainin, at meron naman tayo, kaya, nasa kapasidad, ibigay po natin. Yun ang tunay na diwa ng Pasko, hindi yung magpapakain lang ay December 25, pagkatapos noon may away pa, may samaan pa ng loob. Eh hindi po yun ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya importante na matutunan po natin yun. Hindi yun naka-date, hindi yun seasonal, dapat araw-araw talaga yun kung pinaghaharian tayo ng Panginoong Hesukristo. Ang importante, yung ipinanganak, hindi yung date. Kung date man yung 25, pero sa Biblia wala pong December 25 na date. Ang maliwanag doon, ipinanganak ang Kristo. Walang sinasabi na date, dahil ang dapat mong ipagdiwang ay yung ipinanganak. Dapat sumilang po kasi sa ating mga puso yun eh, yung kapayapaan ni Kristo. At pag meron ka nun, meron ang tunay na diwa ng Pasko. Ngayon, nandito na tayo sa Sinangag Express po, mga Wenster. May pick up tayo dito, dalawa. Okay, let's go. Salamat! Yeah.